Kaya kung mapapansin ninyo, preacher sa preacher, naghahanapan ng talata. Bakit? Eh, kailangan kasi ito yung mabasa ng tao. Hindi yung mga sa ating mga sarili lang. Ayan ang nakalagay, oh. Huwag daragdagan, huwag babawasan. So, ipinantay nila sa kautusan ng Diyos, so maliwanag na dinagdagan. Ano idinagdag? Ayun, yung utos ng mga tao, utos ng matatanda, yung tradisyon. Naniniwala sila dyan eh. Nakatala sa mga ebanghelyo ang napakaraming mga halimbawa ng pagpapahalaga ng mga pariseyo sa mga tradisyon. Ano ko? 2024 na, hindi na namatay ang usapin na yan sa duwente, sa white lady, tikbalang, nuno sa punso, wala namang nahuhuli. Lahat eh, sa kaisipan lang ng tao ginawa, may sungay, may ganito. Eh, kaya ko rin magkwento. Nakita ko eh, kaya doon sa ganun, na may ganito. Ako, kaya ko rin. Kaya ko rin ibahin yung boss ko, boss ko duwente, kaya ko rin. Mga, di ba, maliwanag yun ang panluloko sa pananampalataya. Kung meron tayo dapat sundin, eh yung salita nga po ng Diyos. Bagamat karibal ng mga Saduseyo ang mga Pariseyo, nagawa nilang isang tabi ang kanilang pagkakaiba. Diba? Naniniwala, no resurrection. Ito naman, meron, merong resurrection. Kahit tayo magkaiba, inisang tabi daw nila yun sa isang okasyon. Sa paglilitis kay Jesus, ito ang punto kung saan nagkaisa ang mga Saduseyo at mga Pariseyo ang ipapatay si Jesus sa mga Romano. Mo. Ngayon, sino ngayon ang masamang tao? Eh di sila. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus? Pagbalik ko, papatayin ko kayo. Wala eh. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus doon sa krus? Ama, kaawaan mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa. Love your enemy. Ang bigat ah. Doon tayo lugi. Bakit? Bilang Kristiyano, hindi tayo makagalit eh. Kaya nga kung walang pamamagitan ng Bible, magpapatayin tayo. O sige, lahat na lang may parin. Pag nagkainitan, ubusan tayo yan. Eh, papayag ka ba na kung sila dalawa lang magbabarilan, nakaharap mo sa daan? O di siyempre, makikipagbarilan ka rin. Mas kayo yan, di kayo makadaan. Di ba ba? Wala mangyayari, mamamatay tayo lahat. Wala ng Bible, alisin na natin yan. Wala ng pag-ibig. Lahat tayo mapupunta sa impyerno. Salamat sa Diyos at binigay ang kanyang anak para pigilan ang ating mga sarili sa ating mga gusto. Habang naglaho na ang mga Saduseyo pagkatapos na wasakin ng mga Romano ang Jerusalem, ang mga Pariseyo naman na mas pinagtutuunan ang pansin ng reliyon higit sa politika ay nagpatuloy. Sa kulturang Hudyo, dalawang uri lang ang mga tao. Una ay ang mga matuwid at ikalawa ay ang mga makasalanan. Pangkaraniwang itinuturing na matuwid ay ang mga Pariseyo, sapagkat sila ang mga tagapagturo ng batas at tagapanguna sa mga tao sa pagsamba. Oh, magsimba na kayo, taga-akay daw sila. Na amen. Yan. Kaya sila daw yung matutuwid. Ang madalas na maniniyog na ikabilang sa mga makasalanan ay ang mga tax collector o taga-singil ng buwis. Itinuturing ng mga Hudyo na sila ay marumi. Diba? May diskriminasyon agad. Makasalanan. Sapagkat sila ay naniningil sa ngalan ng Imperyong Romano, kaya ang taguri sa kanila ay mga taksi. May mga magkakaiba yan. Sa panahon nila, hindi rin magkakasundo yan. Kaya nagkasundo yan para ipapatay si Jesus Christ. So ang punto ngayon ay ganito po. Pumasok ang dalawang ito sa templo. Isang Pariseyo at isang tax collector magdadasal. Sino kaya papakinggan sa kanila? Para sa Kristyanismo, dapat nating paniwalaan kung ano ang lahat ng sinasabi ng Biblia. May mga history dyan. Yung Old Testament, dictionary yan ng New Testament. Pattern na yan, makapagtuturo yan sa atin. Ang mga himalat ng buhay, pagkatapos ng pamatayan sa lupa at pagkabuhay ng mabuli, nandiyan yan sa Bible. Ngunit hindi gaya ng mga Pariseyo, hindi natin dapat na ituring ang mga tradisyon na may pantay na otoridad sa kasulatan. At hindi natin dapat nahayaan na ang ating relasyon sa Diyos ay maging isang listahan ng mga ritual at mga kautusan. Ito yun. Kaya nga nagkakahalo yan, sabi natin, pag ikaw ay naniwala sa Diyos, paniwalaan mo lang yung sinasabi ng Bible. Alisin mo na to. Huwag na tayong bumasi dito sa mga tradisyon na to. Kasi kumukontra yan doon sa salita ng Diyos. Sa utos ng Diyos tayo masusunod, hindi sa utos ng tao. So, ito na.
Pasok na tayo sa ating paksa, ang haba ng intro, no po. Ito na, pumasok ang dalawang ito. Sino kaya ang kalulugdan? Ang talinghaga ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. Yun yung holier than thou. So, na sinasabing narinigin natin. Sabi diyan, to some who are confident of their own righteousness and look down on everybody else, Jesus told this parable, yung mga matataas ang tingin sa sarili nila. Isang araw ay may dalawang lalaki na pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y publikano o maniningil ng buwis. Nagdadasal pala ito pareho. Tumayo ang Pariseo ay pabulong na nalangin ng ganito. Meron siyang sinasabi. So yung dalawang lalaki pumasok sa templo, pinakilala niyan Pariseo at publikano. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and other a tax collector. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito. Pansinin niyo panalangin. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw. Mandaraya, mga ngunin niya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Nananangin ka ba? Iba may mga panalangin na, galit na galit ako sa kanya, mamatay na naman siya. Nananangin ka ba? Hindi ba may mga ganun? Tignan nyo, parang may pasumbat. Ano ba? Umihingi ka ba sa Diyos? Nanunumbat ka ba? O panalangin ba yan ang isang matubig na tao? Di ba? Tignan nyo ba yung mga naka-highlights na pula na yan? Ano na sa sarili niya? Confidensya na, hindi ako gumagawa ng masama. Parang ganun eh. Ano ba? Hindi ako katulad ng iba dyan. Hindi na ako ng daraya na ang niya. Okay, katulad ng maniningil ng business na ito. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I think that I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, and even as this publican. Dalawang beses ako nag-aayuno sa isang linggo. Diba? Sa isa pa sa Diyos eh. Di ba alam ng Diyos yan? Di ba nga sinasabi? Alam na eh. Ano ba? Puso? Dalawang beses ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Samantalang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo, di man lamang makatingin sa langit. Bakit? Nahihiya sa Diyos. Dinadaguan niya ang kanyang dibdib. Parang sinasabi niya ganyan, Diyo, parang dapat na nalangin sa iyo. Sinasabi ko, Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ang pagkakaiba ng panalangin ng dalawa. Nananalangin itong pala sa iyo, tinutulig sa itong isa. Samantalang itong isa walang pakialam at sinasabing siya makasalanan. Ito, hindi niya aking siya makasalanan. Sinumba niya sa Diyos, nagtatites ako, nag-aalay ako, wala makasalanan. Ano may nakikita nun? Yung dalawang panalangin na ito. Ano ba? And the tax collector standing afar off would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Gusto ng Diyos yun na umaamin tayo dun sa mali. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating Panginoong Isus, paano naman niya lalaman? Eh, bumabasa nga siya ng puso. Di ba may mga talata yun na nakababasa si Jesus Christ ng puso? Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Sino? Yung publikano. At hindi ang Pariseo. Bakit? Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Napakaganda ng mensahe sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano na baka minsan tayo ay nakalilimot. Baka pinagyayabang natin. Tayo kami, nagsisimba kami. Gumaganap ako ng abulig at baka may mani, baka may kulang. Ano po? So ito'y isang paalala na bawal sa Diyos yung mga ganitong uri ng tagasunod na nagmamataas. Sabi diyan, sino man nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Ibig sabihin, ililigtas ng Diyos. Mas magandang aminin natin sa Diyos, Panginoon, nagkasala ako, patawarin ako. Manalangin tayo ng nararapat. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So isang halimbawa ito sa atin mga kapatid. Ano po? Na marami tayong mga bagay na dapat pang matutunan sa usapin ng pananampalataya. Na nakabatay sa salita ng Diyos at hindi sa salita ng tao.